alam kong mabait naman sa akin. So ayun mga ka-peacebound, nakita-kita na naman tayo ulit. At sa last vlog natin, di ba? Nakita nyo naman, nabutas yung gulong ni Seiyo. Ayun yung kalakasan ng ulan. Hindi natin nakita yung ano nun eh, nadaanan natin eh. Pero parang ano siya, parang hindi ko lang sure kung plastic yun or ano eh, kung bakal na ano eh, manipis eh, or yero siya eh. Kung hindi man, plywood yun na may pako kasi dalawa yung butas ni Seiyo. Ayun, pasalamat lang tayo kasi naka COVID tire sealant tayo, kaya ayun, nakabiyahe tayo pa rin kinabukasan, pero pinagpahinga muna natin si Seiyo nung Sabado, 'di ba? 5 peso. Ito, ikukwento ko lang sa inyo. Ang nakakatawa ngayong araw eh. 5 pesos lang yung pera ko na natira sa bulsa ko. Kasi ang dala ko lang pera ay 30 pesos. May gasolina ako na para makapasok at para makakuha ng booking natin. Ngayon, ang nangyari, naubusan tayo ng load. At sumubok tayo sa ilang mga kilala kung makakahiram tayo or kung mapapautang, ayun nga, kung makakahiram or mapapautang tayo. Siyempre, hindi naman lahat ng oras maaasahan natin sila na may yabot sa atin. Pero sinubuan ko rin naman kasi ayoko nga yung umuwi na walang wala. Ngayon ang nangyari, kasi in-update ko nga yung GCash ko, nagulat ako. Pagka-open ko, may natira pa akong 19 pesos. So sa 19 pesos na yun, yung 10 pesos, ginamit ko pang load pang internet. So yun, nakabiyaya ko. Kaya nakakuha ako ng tatlong top. Hindi naman top up, tatlong booking. So isang top up, tapos dalawang pang booking natin. Or pang cash. So nagkaroon tayo ng budget ngayon. Plus, syempre dumating na rin yung top up natin na gamit natin. At yung ginamit natin na panggasolina ngayon, na yun yung ginamit ko naman, ayun naman yung last booking ko para naman galing sa Makati to Las Piñas. So blessing in disguise pa rin na nagkaroon tayo ng booking at panggastos pa rin. So thank you pa rin talaga. Alam niyo naman, di ba, wala masama naman na ano eh, mag-pray. Ako pray lang talaga kanina, sabi ko sana may booking ako at makakuha ako ng kahit 10 pisong internet. Nagamit ko siya. Ngayon naman, last deliver natin, last pick up natin, hindi ko sure kung bakit ganun yung ginawa ng customer. So baliktad yung kanyang order. Ang nauna sa kanya yung drop point kaysa nasa kanya na pick up. Kaya pagdating natin doon, kinausap natin yung akala natin pick up, drop point pala sila. So pupuntahan dapat natin, minessage natin na baka itutuloy pa rin nila. Ang problem naman ay kinansel na nila. So kaya ngayon umuwi tayo, pero at least may gasolina tayo kasi malapit lang din naman to sa, actually along Las Piñas na rin naman to, konting, parang konting Kembot lang Las Piñas na. Ayan, nakita nyo naman diba kung anong lugar to, malapit to sa Sapote Road, Sapote Alabang. So ayun yung huling deliver natin. Kanina okay sana sa ano, sa Makati. Nakita ko lang tong Las Piñas kasi sabi ko pa uwi na rin naman na ako, pwede na akong umano. Tapos kung Las Piñas naman to Cavite, may madaanan ako, kukunin ko na lang din. At ngayon wala na tayong nakuha. At syempre yung top up na nagamit natin ay naubos na. Pero at least pasalamat tayo, may gasolina tayo ngayon. At ngayon may panggasa sila Ate Alodia. Pero syempre higpit pa rin ang sinturon. Pero
kung nag-okay yung kanina, at least may top up tayo. Hanggang siguro madaling araw, babiyahi ako. Eh kaso, parang ano na yun eh. Signals na sa akin yun eh, na ano na ako eh. Kala ko nga kanina, scam pa eh. Pero nung nakita ko na yung bahay, na ano na ako, napanatag na ako. Kasi, nagpipin siya doon sa malayong lugar. Pero hindi pa pala. Nung napuntahan ko mismo yung black and lot niya, doon lang siya talaga nag-reroot. Nasakto naman pala talaga. Ayun nga lang, baliktad yung order. So yung pinuntahan ko ay yung drop-off kaysa naman doon sa pick-up point. So mali sila ng lagay. Kaya ayun. At nagpapasalamat din pala ako sa mga bagong subscriber natin. Ayun, kay Sir Hashin. Nagpapasalamat ako dyan sa Ecology Village sa Don Bosco. Kasi tinawagan niya mismo yung customer. At nangyari kasi medyo naulan na. Tapos nagtatanong ako kung sa kanila kasi parang iba yung address. Hindi ko lang sure kung talagang ayun yung address, pero ang problem kasi hindi ma-pinpoint yung lugar nila. Kaya ganun yung nangyari. Buti na lang mabait si Sir. Shoutout talaga sa iyo at hindi ako nahirapan kasi ayun nga naulan na. Pero nakakapote naman tayo mga ka-facebomb. Ang problema nga lang naulan na at nagmumuwis na yung ating helmet. Hindi na masyado nating makita yung dinadaanan natin. Kailangan natin huminto at magpunas na magpunas. Ganun yung nangyayari. Okay yun, shoutout sa iyo, Sir Hasim. Bago nating subscriber yan. Tapos, yung sa guard nung Friday, shoutout na rin sa iyo, pero huwag kang galit sa ano. Hindi ko na babanggitin. Ayun, sa mga... So, ayun na yung nangyari. So, ayun. Yun ang nangyari ngayong araw at nagpapasalamat ako na hindi tayo nag-zero. Halos zero lang, pero hindi naman totally zero. Pero syempre nagsubok pa rin tayo at gagawa tayo ng paraan para magkalamansig mura natin. Dahil malayo pa ngayong sahod at nagtatry talaga akong makapag-loan para may backup ako at ayun sa school supplies nila Ate Alodia. Kinakausap natin yung agency natin na sana mag-okay na. Kasi last month pa yun eh. Natagalan lang. Pero ngayon, alam na natin yung... Medyo nakukuha na natin yung pasikot-sikot ni Lala Move. Totoo yung sinabi nila, kung hindi ka magpipili, kikita ka talaga. Ang problem lang, dalawa lang kasi yun eh. Puro malapit or puro malayo. Minsan, hati siya. Dalawang malapit, isang malayo. Ganun yung nangyayari sa akin pag hindi ako nagpipili talaga. Pero, ganun talaga eh. Alam niyo naman, di ba, rider tayo. Talagang babiyahe talaga tayo ng malayuan. Tapos, sa mga kapwa natin rider, dahil nga dun sa Carmona, Cavite, papuntang Calex. Kasi dito, sa may looban na yan, nagulat ako dahil ang gaganda pa talaga ng mga bahay dyan. Sobrang lalaki ng mga lupa. Nagulat ako nung napuntahan ko siya. Hindi ako makapaniwalang ganun na kaganda. Ano siya eh? Parang dating subdivision. Pero subdivision pa rin naman siguro talaga. Pero napaganda. At in fairness, may mga alagang asa yan. Pero wala akong nakitang dumi ng hayop. Or ganun. Siguro talagang disiplinado lang talaga sila. Hindi tulad sa amin sa Springtown. Magpapakawala sila para magpadumila ng hayop at wala na silang pakialam dun kung mag-away-away na yung kapitbahay nila. Yun. Tapos, update nga rin pala sa aming likuran, sa kusina namin. Ayun. Sa contractor. Shoutout sa'yo, kuya. Alam niyo naman, di ba, nag-usap na tayo sa barangay about doon. Pero kasi yun, sa ginawa ninyo,
na gumapang na na tubig. Okay na yung downspout natin. Syempre pinalitan niyo na yung buong tubo. Ang problem naman, gumapang na dun sa kahoy ng bubungan ko. Paano gagawin natin 'yan? Kasi mabubulok na 'yon. Hindi naman pwede na hayaan lang natin 'yon. Kasi sabi ko nga, 'di ba, iangat niyo yung itatapal ninyo para yung dumi niyo matatakpan yung sa amin, yung tubig hindi kagapang. Kung nasa down ano na kayo, ano ba, paano ko ba may papaliwanag doon? Nasa punto na kayo na feeling nyo down na kayo, huwag kayo sumuko. May papayo ko sa inyo, tuloy nyo lang. Tulad sa akin kanina, down na ako kanina eh, kasi sabi ko, hala, yung top up ko hindi dumadating. Wala na akong panggastos para sa bahay kala Ate Alodia. Tapos wala na akong gasolina, so hindi ko na alam ang gagawin ko. Naghahanap na ako ng way, kaya message na ako ng message kung sinong makakilala ko na